Ano po tayo, ha? Okay, magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon. Okay, tutuloy po natin ang ating Anti-Judaizer Seminar. So wala pa nga tayo sa Judaizer, nasa Jew pa lang tayo. So, ganda, nakita rin natin yung ibang ano, no? Ang history, tsaka yung video about sa Jew. So, isa sa mga ano ko yan, kasi pag nagbabasa na ako ng Bible dati, yung mga bagay ako pinaintindihan. So, bakit sila lagi yung bida? Wala ko na to. Music? So, yun din yung tisod ng mga ano. Ano ba? Sige. Ng itiis sa mga ano, sa Bible. Parang nag-focus lang ang Panginoon sa Old Testament sa mga particular na tao. Oh, pero pag tamang turo, hindi, di ba? Oo, pag binasa mo. Doon ako din na, ano, na naliwanaga. Nakuha mo yung buong picture. Hindi, ano, hindi siya nag-focus lang. Pero kahit yun, siyempre, sa pag-focus, yun, sa people niya. Hindi yun unfair. Kahit dito, katulad nito. Basta, bakit ikaw, wala kang fear sa, ano, sa itong bansa. Wala, hindi ko kaya. Pero, ano lang yung meron, di ba? Katulad dito. Basta, bakit yung mga wala dito, hindi mo restore? Ganyan tanong yun. Kaya ko ba? Sa gusto ba nila? Siyempre, yung focus tayo dito sa mga, punta dito. Ganun din ang Diyos eh. Lahat naman gusto niya mag-bless. Pero iba ayaw. Di iwan. Ano lang yun. Walang pilitan. Walang pilitan kasi. Di mo naman gusto pilitin ka. Marirealize mo na lang yun na ano yung ano. So again, welcome again sa part 2. Yung actually, iba natin pa ako siya part 1. So tatapos na. Tapusin lang muna natin. Okay ba ang kain? Amen. So, naman. May copy daw po dyan. Nasa mga yun. Okay, sana. So, sino wala? Si Kelsey. Yun yung tamo. Si Kel, wala. Wala si Kelsey. May ubo na ta. Kami, wala. Online na lang po. Pick up. Okay, tayo natapos. Alright. Alam, may nakalimutan nga ako eh. Okay, yun ang balikan natin ha. So, naalala niyo yung genealogy? Yes. Ano yung sabihin ng genealogy? Lahi-lahi. Lahi-lahi, okay? Example, ako, yan, nanay, tatay ko. Dalawa. Tapos yung lola, lola ko. Tapos, ano yung family tree. Ano yung next sa lola, lola? Lola, lolo. Lolo sa tuhod. Lolo sa tuhod. Next pa doon. Lolo talampakan. Sa talampakan. Tapos? Sa popo. Tapos? Sapo. Sapo. Ano yung mga ganun nga, di ba? Sapo. Ano may sapo? Sapo. Ito na sa ilalim. Sinilas. Sa likod. Yan. Buko. Okay, mag-usapan natin ngayon yun. Kasi nalagpas ako pala. ano lang ito, dagdag parang proof dun sa sinabi ng Bible na avoid genealogies and then avoid endless genealogies. Tingnan natin kay Timothy. Endless. Sabi kasi sa Timothy 1:4. Okay. Medyo, tingnan natin ito kasi. Matay na ba tayo? Kung ano po oras? Pero schedule natin ang alas 5 ko, di ba? Pero marami yan, madalas alas 4 pa. Diba? Mag-sawak na alas 4 pa. Okay. Sabi dyan, pakibasa po. Ready, go. Neither give heed to fables and endless genealogies, which
greater than godly edifying, which is in faith, so do. Okay, so kanina sabi kay Titus, avoid genealogy. Sabi mo kay Timothy, ganun din, pero medyo binigyan niya ng bakit nga ba natin niya avoid yan? Kasi sabi dito, endless. Ano yung sinabi endless? Walang katapusan. Ba't walang katapusan? Kasi... Yeah. Yung tinignan natin ngayon, ito yung binigay ng isang documentation. Nakikita niyo ba ito? Okay, dumunta tayo sa baba. Nakikita yung pinakababa. Nakalagay doon ay 2 to the 4th. Ibig sabihin, ito yung lola, grand parents mo to the first. To the first, kasi dalawa, di ba? To the second, ilan nyo? Apat. Ibig, apat na tao yung nag-descend ka. Sa apat na tao yung kaya mga, yung lolo, lola, then lolo, lola. Tama, di ba? Dalawang pairs ang lolo, lola mo eh. Kasi sa mother's side, sa father's side. Okay, yung father, to the first power, second power, apat na tao na. Yung mas mataas pa doon, ano na, third power mo na. Ilang tao na yun? 8 na. Times 2 lang ng times 2. Okay? To the fourth power, ito na yun. 16. Ito na yung talampakan natin. Okay? 16. Okay? To the fifth, 32. Ibig sabihin ng fifth, ito yung generation. Okay? Yung tatay mo, generation, another generation. Lola mo, another generation. Lola, grandparents. Another generation, third. So yung fourth mo, 16 ka tao na yan. Pag fifth generation pa, 32 people na. Sixth generation, 64. Pag umabot ng 10th generation yan, ang dami na, libo na. 1,024. So around 1780 pa lang yan. So today is... 2022. Okay. Actually, ang ginamit pala ditong years is isang generation 30. So, ang generation kasi natin, katulad ni Stephen, anak ko si Stephen, 20 ano ako nun, 27. Okay? So, yung generation ko hanggang sa generation ni Stephen, 27 years ang pagkita. Sila kasama ako, 26 years. Pero sabihin natin, sila Peter, 2011 naman po. So, pwede natin sabihin isang generation, mga 30 years. Okay? Kaya, 10 generation, ilang years yun? 300. So, sabihin natin, year 2000 ngayon, which is, hindi na, 22 na. Sabihin natin, 300 years na lang, 17, buhay na ba kayo noon? Ito, hindi pa. So, 1700, sino pa yan? Matay na rin si Magellan niya, di ba? Ayan yung time din na, sino ba? Sakit ko tayo ng Kastila nun eh, no? So, pero nalimbag na yung King James Bible niya. Anyway, isang libo na yung descendants mo. Okay? 1700 pa lang yan. Another 300 years. So, 2 to the 20. Yet power. Ilan na yung descendants mo sa taas? 1 million. Dami. Eh, 1400s pa lang yan. Bakit tayo nagko-compute? Kasi gusto natin makita kung Hudyo ba tayo. Kasi yung Hudyo, di ba, kung naalala nyo kanina, nag-scatter sila sa panahon ni... Hudyo tayo. Panahon ni Solomon, namatay si Solomon, so sila rin buwang, di ba buwang. Nag-scatter na sila. Kung saan sila pumunta, hindi naman sila namatay. Kung namatay sila, may anak-anak na sila, tama? So, pag sa 70 AD, around 2 to the 64th power na yan. Ilan na yung tao daw? Ilan na yung descendants mo, yung mga lola-lola mo? Yung nasa pinaka-taas. Eh, hindi ko na kayang basahin eh. That is 18 quintillion 446 quadrillion 744 trillion na ba yan? Billion, million, okay. So, trillion. Ang tanong, may ganyan tao na ba? Ganyan na makaraming tao? Hindi. Kunti lang ang tao dati. So, ba't ang dami niyan? Kasi, yung iba dyan is magkakapatid. Yung iba dyan, syempre, hindi lang naman ikaw yung anak. Okay? Ang maraming ibang anak.
So, di necessarily ganyan karaming tao. No? So, yun pa rin yun sa 70-80. So, natanong, sa palagay mo may ancestor ka bang Hudyo? Paano? Masabi? Hindi mo alam, pero hindi ka sigurado. Ganito ha. Sa marunong bakit kumaya ng loto? Kinugit natin dati yan eh. Kunwari, ang loto ticket is 10 piso. Kung pinulit natin yung ano, yung ginawa natin last time sa mega loto. Sinong 20 na kaya? 6 digit. Ilang ano yung number? May 42, di ba? May 42. 42, ang pinaka-pinaka. Ang pinaka-pinaka. 60 ang number. Ilang digit? 6. 60. Wala nang tatama talaga doon. 60 times. Walang ulit. Unique. Walang ulit. Okay. So, 60 times 59 times 58 prime times 57 times 56, ito na yan, 1, 2, 3, 4, 5. Times, last, 55. Tama? 6 digits, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And 36 billion lang yun. So, sorry, tama, 36 billion. Kung may 36 billion ka times, ano, magkano ticket? 20. Kaso, magkano lang ang tama, di ba? 2 million. So, logika. Kano? 100 million sa dito. Hindi ka pa rin pwede bumili na? Oo, talo pa rin. Ang sabi kanina. Hindi ka pwede bumili ng 36 trillion, billion na tickets. Kasi lugi ka, di ba? Ito din, di ba? Statistics. Ngayon, ang tanong lang natin naman is, ano nga, descendants. Ibig sabihin, may posibilidad ba na ako'y anak ng isang Hudyo? Hindi lang 1%. Malaki. Kasi ito yung ticket mo eh. Ang gusto mo lang masigurado, may descendant pa ako ng Hudyo. Sabihin natin ang tao nung time ng mga Hudyo, sabi nila, konti lang yun, nasa 200 million lang. Ang konti lang nun, ang Pilipinas lang, 100 million, 110. Ganun mga konti tao nun eh. Kasi sabihin natin sa 200 million, ilan ang Hudyo doon? May mong mga 1 million. Okay? So kung meron kang 1 million, isa lang doon anak. Tapos naging anak ka doon kung sino mo doon sa 1 million na yun. Hindi Hudyo ka. Okay? So ngayon, sa palagay niyo, posible kaya maging anak tayo ng Hudyo. Sa daming chance na 18 quintillion. So malamang, may dugo tayong Hudyo. At actually, ganun na nga. Kaya binasa natin kanina, nagpasang ko rin sa Acts, ano, sabi ko kanina. Acts. Ito, 1726, sabi na dyan, galing tayo sa isang tao lang. Eh. So, sigurado, nag-intermingle na, nag-inter-marriage na, sigurado may dugo tayong Hudyo. Diba? Ngayon, ibig sabihin, walang dahilan para ano pa tayo ng, Hudyo ko ba? Hindi. Walang silbi, walang sense yun, walang rason para mag-usap pa tayo ng genealogy. Kasi nga, endless yun. Ngayon, sabi ni Paul kay Timothy, yung nagtatanong, ano ba, dapat ba yung mga Hudyo, yung mga Levites, mga priests, dapat Levites, yung mga lingkod ng Diyos, dapat wala na kwenta yung tanong na yun, okay? Yun, gusto ko sabihin to. Okay? At sa US pala, meron silang way na makita yun. DNA test. Sa akin siguro, meron na rin dito nun eh. Pero sa kanila, talagang commercial eh. Kasi kahit sino, sakit mo bayad ka, may swap ka lang, ikukumpara ka sa mga taga doon. May ano sila, lamak na nila eh. Yung mga DNA nila, no? Mga Hudyo, Spaniard, yun. Lalabas lahat yun. Meron tayong
lahi. Okay? Okay, so dito na tayo. Tulatang sa'yo kanina, lahat tayo ay pagpapalain sa pamamagitan ni Abraham, hindi sa anak niya, tayo descendant, kundi sa pananampalataya. Binasa ba natin yun? To the faith of Abraham. So yan, Galatians yun. Yan, okay, sa Romans 4:16. Wala, di ba? Pero, ayan, mali daw. Sabi dyan, therefore, ready, go. Therefore, it is of faith that it might be by grace, to them the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us. Okay. So sabi dyan, hindi sa mag-anak-anak ka ng ganyan, hindi sa pumagitan ng pananampalataya para sigurado sa pangako. Kasi pangako yun, pag pangako, hindi yan sigurado na lahat automatic. Hindi ganun. Kaya pag nanampalataya ka daw, yun ang paraan eh. Sigurado yun. At pwede, ibig sabihin ko, mayroon din pag iba-ibang lahi, eh lahat naman yan, may utak naman, pwede mo lang mag-share ang salita ng Diyos. Wala kung ano, kahit, ay hindi, tayo dito sa mga home. Hindi ganon. Ay, ano ko pa, mas siyempre yung language siya, may tibiyan mo. Okay? Kaya kahit sino pa yan, pag ganun pala tayo kay Abraham, or kay sa Panginoon, sa pagkita ng palanong pa tayo ni Abraham, na yun naman yung pinipush natin, pwede kang maligtas. Okay? Question? Ganda nito. Ako, bata lang ako nakuha ko ito. Lamang na lamang din siguro. Kaya nga, inaano natin sa inyo ngayon. Ngayon, ang gagawin nyo is, ano, pagyayamanin nyo na lang. Naaral nyo ngayon. Kasi pagbasa nyo ng Bible, sakto agad nyo. Hindi ka tulad sa amin dati. Tanong mo pa sa sarili ko eh. Kaya, humuhod yun na lang po. Pag nagtanong ka lang sa internet, kasi sa sino, huwag mo kayaan nyo. Kaya mo yun, sa kanila lang yun eh. Kasi hindi ko nababasahin yung Old Testament. Hali yun. So kayo, nakuha nyo na. Hebrews 11. Sa Hebrews 11, mga ano ba to? Anong hinahanap nila? Marami nga yung mga Zionists, katulad nga yun, nagpapatayan sila dun, di ba? Alam nyo ba yun? So tingnan natin. Gera sa Israel. Tingnan natin. So, walang tat, ano yung pinag-aralan natin kanina? Walang tigil ang gera doon. War. Magpapataasan sa Israel. Pataasan ang ire. Videos. Eh, mga food. Alam ko, naalala ko, college pa ako nung pagtinignan ko yung Times Magazine yung mga ganun. Laging sila. Sila't sila. Who started the war? Every year halos yan eh. Pero nung last time kasi, medyo nag-escalate. Pero ganun sa kanin. Matagal na yun. Yung kanina actually. Yan. Arab Israeli Wars, History, Country, Causes, Summary, Facts. Kailan nag-umpisa yan? Yung kanina, 1948. Kasi bigla silang, sa amin yan ha. Eh, dahil nakatira doon, anong gagawin naman ngayon? Papayag ba yung basta-basta? Wala silang magawa, nirod sila ng British. Ng UN actually. Paano yun? So, masama ang loob nila. Okay? Pinapalaya sila. Pero actually, meron naman daw division. Ayan o, simula 1948, 1949, may gera. 1950, ito lang yung mga malaking gera. After how many years? 56, may gera. 67, may gera. 70,
Lagi may gera hanggang ngayon. Ito yung kailan lang eh. 2001. Oh, this year, 2001. Hindi, yung last time sa Dubai yun, this year. Video. Ukraine. Lahat ng Arabs kasi against sa kanila. Oo, against sa kanila eh. Eh kasi nga, pinalayas nila. Kaya may 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 ka Arab. Oo. Arab lahat yun. Malaban nila lahat yun. Diba? Ash first. Okay na, ano ba? 10 minutes kasi. Agad. Yeah, tignan natin na ibang kanila. Kuting kibo lang, gano'n. Uy, ba't sinasabi ko? Pasabog, oh. Di ba? Ang willing. Pag nangyari sa atin yan, oh. Grabe, eh. Gusto tayo niya. What? Israel si request mo gera ganyan ang gera sa kanila palagi may tumutunog na ano oh sirena alarm oh nakakapi ako ayan meron kasi nito ng tanggal no hindi walang tigil ko laban nila no hindi para ng rocket gusto niya ng Tel Aviv talaga yung capital Tel Aviv meron. Gusto na ganyan sa Pilipinas? Hirap nga, napapaganda yun yung building ko. Business ka tapos ako sa Bogin. Nasa Bogin. Kung dito ako, dinala po ako mag-agin. Yan o, Iron Dome. Yan ang pangalang nila. Defense. Parang buhay ako pag ma-wipe out ngayon sa kayo. Hindi wala na sa kalagay. Wala na. Kung ma-wipe out ngayon. Meron nga, sa tanong. Oo, last year lang. So, simula na, 1948. Pagandahan lang sila ng weapon, dati mga ano-ano lang. Ngayon, pagandahan. Tuloy-tuloy. Barila na yun, no? Binabato. Binabato yung mga number yun, lumabato. Gulo, no? Ang gulo dyan. Muslim, oh, alam din nyo yung Muslim. Ramadan, oh. Rapid ba isa yung force on the army? Hirap na ganyan buhay, no? Hindi mo alam kung kailan ka... Walay ko na yung dahilan ba? Kung yung ibig sabihin po? Sa Israel. Sir, pwede rin po ngayon, nagigera rin po sila kayo, pwede po ngayon. Oh. Lalo dati nalalo sa Iraq. Parang-araw talaga. Gulo, no? Yun ang naging result na siguro nung nireject mo na si Jesus. Exactly. Yun po yung resulta nun. Kasi ang pangakulan ng Diyos, isa sa mga blessing ng Diyos, di ba? Kapayapaan. Oo, yan. Walang kapayapaan. Dito pa pala sila kapayapaan. Ganon din yung mga Muslim. Nireject nila si Jesus eh. So ngayon, sila yung 1-2-1-2. Sila yung... Hindi natin gusto yun. Kahit kayo, kunwari, nakikipag may kapitbahay ka, nakikipag-away ka ba? Hanggat maaaring di ba? Ababaw lang naman. Ang gusto natin, kapayapaan. Hindi mo gusto yung nakalamang ka ng konti tapos, pero nag-iisip mo, baka mamaya ako may bagay nito. So, balik tayo sa ating, ano? Kaya, yan, tayo sa, ano bang gusto natin? Hebrews 11. Sabi dito. 16. Ready? Pakibasa po, go. But now, they desire a better country. That is an heavenly, wherefore God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city. Okay. San prepare city? Nakatapos lang natin, di ba? Yung finalist natin sa Revelation, city, heavenly Jerusalem. Kaya sabi dito, ang Hebrews 11, ito yung mga lingkod ng Diyos.
di nila na di nila na nakaptan yung ibang pangako, pero tuloy pa rin sila paglilingkod sa Diyos. Bakit? Ang hinihintay nila, hindi katulad ito mga Israel, doon sa napasaya na sila doon eh. Gusto mo lang yung ano, lugar na lupa, dahil yung lupa sa Africa. Pilipinas nga lang, diba? Nakita pa si Libod eh. Late lang ng Israel, eh Luzon lang yun eh. Sa Luzon lang, dami pang place, hindi mo ay pagpatayan. Kasi nga, curse yun sa kanila. Lagundingan, dami. Lagundingan eh. Malaki pa. Lagi lang ang tao. Okay? Kaya ang gusto ng mga Kristiyano, hindi sa lupa. Okay? At tayo dapat ganun tayo, hindi tayo may magpatayan. Iyahan natin yung mga anak natin dahil sa lupa lang. Okay? Ganun po tayo. So ngayon, bakit yung mga Hudyo doon nagpapatayan doon? Kasi nga, hanggang doon lang alam nila. Sabi sa Bible, yung mga Kristiyano, heavenly, Jerusalem. Sila, Jerusalem na sa lupa lang. Lupa lang sila. Okay. Hebrews 12:22. Tapos na tayo dito. Okay, ready? Basta, go. But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and unto innumerable company of angels. Okay. Kaya gusto ba tayo? Sa ano? Tuwing Friday? Sa James pala? James pala tayo. Hebrews pa? Tapos na tayo, diba? Tapos na ba Thursday? Thursday. Oo nga, tapos... Lumipat po tayo ng Holy Cross. Holy Cross. Kaya nga naalala ko to eh, diba? So saan daw, ano daw yung panahon ni Moses, ano yung nangyari doon? Di ba natakot sila lumapit sa Diyos? Kasi nga mamamatay sila, kala nila. Kinapalapit nga sila eh, pero natakot sila. Pero tayo pala, ay gusto ng Diyos, sabi, sa langit ko yung heavenly Jerusalem, the city of the living God. Okay, one innumerable company of angels. So yun ang ating dini-desire. Hindi tayo may pagpataya din sa lupa. Sige, yung test tayo nila. Hihipo lang tayo ng rewards. Sa langit naman kasi tayo. Oh, napaso na kayo. Mudahan kasi. Okay. Bakit natin kayo ito noong 9-6? Bakit yung Israel, hindi nila sila nahingi ng lupa sa ano? Ano sa Amerika. Laki-laki nun eh. Yun nga. Diba? Yung point din yun. Bakit sila nagsisiksikan doon? Mm-hmm. Doon sa pride na rin. Kasi sabi nila, ay, oppress kami. Hindi nga, yaman yun na ka eh. Diba? Yung sa Texas ng isang ano doon. Dami sa Africa. Dami. Oh. Pilipinas. Dami pa. Sa Australia nga eh. Nakita niyo ba Australia? Ang tao doon sa gilid lang. Walang tao sa gitna nun. Sobrang laki. Gusto nila sa dagat. Oo, oh, kasi ganun ang mga tao. Hindi, tsaka mayroong manirahan talaga dun. China, laki, di ba? Ganun din, sa gilid lang yung tao dun. Konti-konti lang sa province. So, hindi ko nila kung may patayan. Pero sila parang ano, sinumpa sila dun. Sinumpa talaga yun. Yung tao na yun. Kasi pinanggihan nila. Pinatay pa rin. Pinanggihan nila si Jesus eh. Kasi pero, ba't yung iba nagko-convert pa rin sa kanila? Ha? Pag sir mo? Matulad sa akin pero iba po. Mga Hudyo? Oh, may mga ano, may mga ganun. Pero yung iba yung din. Pero yung mga ganun-ganun, pupunta pa yun. Kita na may tsura, di ba? Tapos isasalamin pa kayo ng makapal, di naman nila kailangan. Ibig sabihin, walang ano eh, walang pangunawa. Makitang tao lang. Makitang tao lang. Sila yung kalabasan. Iniisip ko dun yung iba talagang ano eh.
Siguro, pride nga rin. No? Papakita natin sa mga Palestinian na tayo malakas. Ano mo gagastuhin niya? Hindi ka na lang. Okay, so tayo sa langit, ang gusto natin, ang Diyos ang gumawa. Hindi si UN. Okay? Pero nabanggit natin kanina, mga Kristiyano ng chosen people, ang true Israel. Kaya ngayon, pag nagbabasa ngayon ng Bible, ito yung maganda. Pag nagbabasa ka ng Bible, may pangako sa Israel. Natin, ano ba? I will never leave you, nor forsake you. Ulit-ulit yan, di ba? Kanina applicable yun, sa atin o sa kanila? Iniwanan na nga sila eh. Wala na silang aasahan, yung Messiah na darating ang hinahintay nila, Antichrist yun. Kahit saan pa yan, pag nagbabasa ka sa Old Testament, sa New Testament especially, lalo na. Pero sa Old Testament, hindi sa kanila mag-a-apply yun. Kahit dahil hindi sa laman ang pangako ng Diyos ng Holy Spirit. Okay, so yun na muna tayo. Ano ko ba yan? Kaya tayo sa part 2. Mabilis na to. May question mo ba? Nakapunta siya na. Judaizer. Yan yung tawag yun. Judah. Ay, hindi. Sorry. Ito, Judaizer, ito ngayon yung mga yung iba dyan, Kristiyano. Pero gusto hakakin yung mga Kristiyano sa Judaism. Or yung ibang practice ng Judaism. Yung pinaka-example dyan, basahin natin, may time na tayo. Si Pedro. Si Pedro mismo, saka si Barnabas. Ba yun? Galatians din yun. Galatians ko, tapos tayo dito sa Friday. A one. Ito. Nagalit si Pablo kay Pedro. Ayan. Sasabi nila, ready, go. But when I saw that they walk not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter, before them all, if thou being a Jew, leadest after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to leave us the Jews? Yun, sa Tagalog, actually, dapat ito title natin, maganda rin ito eh. Sabi dyan, compellest thou the Gentiles to leave us to the Jews. Pinipilit mo sila. Dapat tuliin din kayo, kasi kami lahat uli. Ano ba yun? Pasang ba yun? May spiritual value ba yun? Explain na natin ito ng isang best, di ba? Wala. Ang vaccine din. Pero ito, kasi matagal ng practice yung circumcision sa kanila. At sinabi pa mismo dito sa Acts naman yun, nung nagkagulo sila, itanong mo nga sa Jerusalem, ano talaga to? Alala niya? Kasi talaga yung sinasabi ng iba, kailangan yun, dapat tuloy ka para maligtas ka. Parang hindi naman ganun. Kaya sige, punta tayo sa Jerusalem, itanong natin, bandang huli, hindi naman talaga. Kailangan, hindi naman ito, sinabi ni Peter and ni James. So, ito yung example natin maganda. Pare-pareho ng mga Kristiyano po ito. Kaya nyo ba yun? Mga Kristiyano ito nag-uusap. Galatians eh. Galatians. Believers. Pero, mismo si Paul, si Barnabas nga. Ano dito yun, no? Barnabas also was carried away with their dissimulation. Pag sinabing dissimulation, nagpapagkunwari. Kunwari, hindi naman kami prideful, mga Hudyo, kasi yun, hindi kayo Hudyo, kami Hudyo. Kunwari lang pala kami, nakikipag-fellowship sa inyo, pero pag wala na kayo, mas mataas pa rin ang tingin namin sa sarili namin. Tama ba yun? Hindi Christian yun. Hindi mga Kristiyano yung ganung attitude. Kahit sa atin dito, kunwari, ay magagaling yung mga taga-Lagunji. Mga taga-baybay sa ako, wala yun. Ano ba yun? Natutuwa. Hindi gano'n, di ba? Magkakapatid tayo dito eh. Wala sa... ano yan? Yan, ang point out ko ito. Bakit galit na galit yung si Paul? Kasi nga, tulad ng dahilan, sinasabi ko arina, bakit tayo may ganito seminar, nakakasama yun. Diba?
pag meron ng mga division, may mga races dito, may mga maka dito, mga master race, ito, mga dahil, mga Joe, wala, si Bud, baka maraming idol si Bud dito, ha? Si Bud kasi nagbigay sa akin ng bike, eh. Pasto, wala naman, eh. Okay, ganun. Nangyayari nyo kasi yung mga ano? Faction. Yung mga pasto, pag nag-uusap yun, nakaganyan na ako. Sa mga pinag-uusapan ng mga ayan, si Paul. Kaya galit na galit siya. Nandito nyo na? Kaya tayo, inaaral natin to, hindi ito something na iwasan natin. Okay? Is, iyan ang example ng Judaism. Yan, sorry, Judaizer. Is, Kristiyano na kayo, hindi nyo dahil ginagawa, pero kinikiling nyo pa yung ibang tao sa Judaism kasi nga, palibasa doon kayo galing. Okay? Or hindi lang galing. Basta man, impress kayo doon, magaling talaga yung mga Udyo. So, mali yun. Okay? Kaya Judaizer, ginagawa tayo. Kinikiling tayo sa mas magaling yung Udyo. Ganyan, sila pa rin yung may special silang gagawin sa end times. Lalo na dyan. Sa end times dyan sila nayari. Magkakabangga yan, magkakakonect yan. Kaya sila nang nagkamali din sa end times, mali din sila din sa bagay na to. Okay? So, tingnan natin ngayon. Heresy. Ba't sinabing heresy is mali? Turo. Okay? Paano tayo ngayon ini-influensya ng mga yan? Eh, Pastor, eh, alam naman natin yan, eh, mga Kristiyano naman tayo. Ba't natin nakakalit yung mga Udyo, natin pakialam, dito sila sa Israel. May ginagawa pa rin sila sa atin. Sabi ko nga sa inyo kanina, they're messing up our doctrine. Okay? So, sino ba yung mga nalaglag na dyan? So, pinaka-major-major. Una, Roman Catholic. Pansinin nga ito, yung pakita ko sa inyo. Saan sila pareho? Una, works-based. Salvation. Actually, lahat naman ang culto, works-based, di ba? Salvation. So, kaya obvious na yun. Pero stay lang mga Hudyo, ganun. Sino yung magsasabi sa'yo, kailangan, sundin mo yung ganyan, sundin mo yung ganyan, mapaligtas ka. Ano pa? Sa Catholic, ito yung napansin ko. Okay? Tingnan nyo, may makikita kayong pagkakapareho. Saan na ba yun? Okay. Ito, ano to? Ito nito. Pwede ka to, Nate? Pwede ka, ano? Ito, ano to? Ayan si, ano yun? Ikaw pareho ba? Nagdadamit ba ng ganyan ng baptist? Wala. Okay, kasi baka yung sabi sa Bible, modest apparel nga eh. Pag sinabing modest, hindi lang isang babae. Pag sinabing modest, ibig sabihin, hindi ka pakitang mayabang. Ganun ang modesty. Kaya kung sinabi modesty aside, magayaw ba ka ng konti, di ba? Kasi ayaw mo magmayabang, pero may kailangan kang mention minsan, di ba? Parang wala ka na iba. Ibig sabihin, hindi mo naman mga lalaki nakapalda. Oh. O trench coat yan. Gusto nila, malayo pa sila, kita na sila. Ganun yan. At basahin natin sa Bible. Nasa Bible din yan, negative yan. Yeah, I was ready to beware of the stripes which desire to walk in long robes and love greetings in the markets and the highest seats in the synagogues and the chief rooms of peace. Okay, so isa sa mga attitude nila, ha? Kaya tayo mga Baptist, hindi tayo nagpapausok kung ano yung suot ni Pastor. Pwede nyo rin yung suot. Walang special dito, meron pa special dito. Akala yung nakatayo, ayaw nyo eh. Pero sinusuot na ito kahit sino. Amen? Amen. Walang something na itataas ko yung sarili ko na ako na lang susuot ito kasi ako yung ano man yan. Diba? Ganun ang ano, Kristiyano. At ang di mayabang ng Kristiyano. Amen? Yung ibang Kristiyano, nagaganon din eh. Tatawa kayo minsan yun. Yung pinaka makintang pa na rin yung nasusuot eh. Nga sinabi sa Bible, di dapat flashy eh.
So, si Mahapa, alam ka ng babae. Dapat pala, basta sa graduation, hindi tayo nakatawagan. Lahat na mo kayo ba nakatawagan? So, hindi mo tinatay sa sarili mo. Pero may iba doon, di ba? Okay. So, iba-iba yung mga master, iba yung mga master of the universe. Oh. Mga doktor, ibang to, ganun. Kitang-kita mo sa malayo yun. Pwede. Pero kaya kagumad rin ito, isa ka pa eh. Anyway, and especially religious leaders, sabi dito, they desire to walk in long roads. So, bakit kaya sa kaya lang ako ng Catholic yun? Siguro sa mga audio. Yan lang yung mga ano. Now, yung iba yung mga... Yan. Pagandahan yan. Ang iba mong ulay pa. Ito, mukhang ito, Orthodox to eh. Yung... Right. Yung itim na ano. Still, pareho yung Orthodox sa Catholic. Payabangan, rightful, ano pa. Gusto nakikita sila. Sa kaya nila nakuha yan. Hindi sila mga Hudyo din. Eh, sabi ng Panginoon, di ba? Hindi lahat ng Hudyo, ha? Ito yung mga Pharisee at saka scribe. They desire to walk in long robes and love greetings in the markets, in the highest seats in the synagogues and chief robes of the feast. Okay, ano pa? Feast. Mga fiesta. Ano mga wait hindi, pareho lang din yan. Ibig sabihin ng mga feast, ibig sabihin, kahit sa atin dito, sinong mag-aano ng fiesta, pari, di ba? So, bago mag-umpisa yan, may misa sila. So, sila, binda. Diba? Gusto niya ang daan. Pastor, ano nila dun sa Leviticus, yung mga damit na inano pala, sons of kay, oo. Ang tanong ganito, Christian sila eh, di ba? Catholic Christian dapat sila eh. So, mayroon ka bang priest sa New Testament? Meron, pero lahat ng believer. Di ba? Yun ang malaking pagkakaiba. Tsaka isa pa, nung nauso yung Catholic nga, nung around 380 na yan. Okay? Wala na nun. Wala na supposedly nun. Tapos bigla nilang binalik. Kaya tanong ko sa inyo, saan nila nakuha yun? Sa mga Hudyo, gustong pakitang tao. Kabanalang pakitang tao. Religious leader ka, ba't kailangan mo magpaganon? Turo ka na lang, kung tinuturo mo sila ng tama, sa, di ba ba sapat yun? And sa kanila, di sapat yun. Kasi nga, nakawala yun sa mga Hudyo. Okay, ano pa? Gusto kasi ka, tanik sa akin yung sinabi ba? Daylight, pakitang tao. The greetings in the markets. Highest seat in the synagogue. Highest, pataas. Middle houses. May gusto pa pakita dito. Ito. Now, again, yung mga... Ito. Yan. Mga mga nakapalda na, di ba? Sa ganyan pa, kala mo. Si Pope yan. Alam mo, banal eh. Mga cardinal lang ata. Still. Yun. Yun tayo ng uwi. Oh, yun. Oh, yun tayo. Ito po yung mga... Ay, grabe naman. Ano yan? May escribo. Hindi na yan pareho nung sa Old Testament. San Gilgrim. Okay? Mga Pharisee na yan. Mga Pharisee. Oh. May pagkakaiba? May pagkakapareho ba? Meron. Mahaba. Mahaba bro. Iba lang yung style. Pero still, gusto nila pag please. Mas ito matindi yung suot nito, mas mataas ang rango nito. Ganun lang yan eh. Okay. Iba. Kasi may tungkod pa eh. Tungkod din yung rest. Ayan, so nakikita nyo na bakit sila nagkaroon ng gano'n. Wala na dapat pari sa New Testament. Ginaya nila sa Hudyo na hindi man na napalataya, okay? Oh, chikil o. Ritual ceremony, nakita nyo na yung mga ritual nila, di ba? So, basta nung sa temple, may mga ganun din, di ba? Hindi na nga natin kailangan temple ngayon. Wala ng sacrifice, wala ng
gano'n pa, nung incenso. Di ba ito pinag-alaman ng mga Catholic yun? Okay. Pero dinagyan pa rin ng ibang galing sa Buddhist, Rosary, isang galing yun. Pag-usapan na yun sa Buddhist yun. Pero ang sinasabi ko lang dito, yung impluensya ng Judaism sa Catholic, hindi mo pwedeng itangke. Amen. Kasi kung Catholic, kinuha lang nila yun sa Christian, sa Bible, hindi sila matutulad sa Rusyo. Okay. Obviously, may pagkilos din yung mga Judaizer sa Catholic. Okay? Matapos tayo agad. Next, Seventh-day Adventist. Sino na nakakala nito? Sino na kilala ng SDA dito? Sino? Last week, ako... Ako, Lord, dati pa. Dito, meron dati mga active sila dito. Nakakakata sa atin. Hindi na nag-ano ngayon. Diba? Dati meron dyan eh. Nakakasabay natin na sa Sabado eh. Anong meron sa kanila common sa Judea? Ganun pa rin. Verse-based salvation. Di mawala ritual and ceremonies. Of course, yung Sabbath day. Yun ang pinaka-binibito niyan eh. Wala sila ibang gusto pag-usapan kundi Sabado. Sabihin, mga Catholic, mga... Basta pag-linggo ang simba nyo, sabi mo nyo doon kayo kasi Sunday, Sun. Hindi naman tayo nagpangalan sa Sunday. First day of the week yun eh, nagkataon lang. Hindi tayo isa. Hindi, kami magaling kasi Sabado, totoo yun. Kaso sa mga Hudyo na naman yun. Ba't may bibida yung isang bagay na hindi na binaliwala na nga sa New Testament? Kasi influence ng Judaizer. Ganun lang yun. Yung kayabangan ng mga Hudyo, kinukuha ng mga kulto. At doon sila nang sisila. Talaga yun. Sa Old Testament, ganyan eh. Kaya nga old eh. Hirap ka nga. Old na! Old, sabi ni... Yung mga gandang question eh. Pinalita na lang bago. Oo. Ayan, no? Ay, basa. Ready, go. In that he sealed a new covenant he had made the first old. Now that which became and waxed old is ready to be. Yun, pag may tumira sa inyo, eh sinabi sa old. Old nga eh! Ba't nagkaroon ng old? Eh yung New Testament, old na rin yan. 2,000 years na yan eh. Ba't hindi natin old ang tawag natin sa New Testament? Kasi nga, effective pa rin siya ngayon. After the Lord Jesus Christ died on the cross, ascended to heaven, nag-take effect lahat ng tulo. Yun ang bago. Yung luma. Ba't naging luma? Yun ang sabi doon, no? Ready to vanish away. Decay it, nabulok na. Hindi naman masama yung kaso ka. Mas maganda yung pinalit. Man, kahit anong nation ka, maganda, makapangrain yung gospel. Kung matay ang Panginoon, nasa history yun. Yung pwedeng itanggi yun. Di ka tulad ng Old Testament, naglo-look forward sila sa Panginoon. Ngayon, tapos na. Nasa history nila yun. Kahit mga Hudyo, napagkita natin kanina, di ba? Ang kaya nalang gawin nila sa kay Jesus, siraan. Pero di nila matatangki. Actually, mas maganda nga yung document pa yun. Talagang pinatotohanan nila na meron Jesus. Lalo nung tumiba yung ating proof na merong historical Jesus na hindi siya something na nasulat na sa religious book natin. Hindi. Pati religious book ng galit sa kanya, andun siya eh. Kaya napaganda pa, amen? Hindi nyo ba yun? So, yun. Problema ng mga, natapos tayo sa Catholic, ginagaya nila ang Hudyo. Yun ang takbuhan nila. Pero pag lumayo ka ng konti sa New Testament, tapos gusto mo pa pumunta ka sa Old Testament, mali ka na agad. Ganun yun. Okay, so ano pa yung mga ano dyan? May mga dietary law, di ba? Kahit Iglesia may manalo, ganun. Bawal ang pork. Dugo. Bawal ang... Dugo. Bawal ang... Tuna. Shrimp. Sarap ng tuna eh. Shrimp. Bawal ang shrimp. Bawal ang ano pa? Crabs. Sarap din ang crabs. Pero pahipokrituhan yun eh. Ba't mo magbabawal yun? Kung Kristiyano pa, sinabi niya, sabi mo, all things are... yung sinabi kay Peter, nireceive na yan eh. Nililis na. What the Lord has cleansed, call down not common. Okay? Kung sabihin madumi yan, nililis ko na nga eh. Eh, ba't ganun yung mga SDA?
Kasi gaya-gaya sa mali, gaya-gaya sa mga Diyo. Kaya tawag natin Judaizer. Ito na yung tama, inaalis pa tayo, pupunta sa mga Diyo. Okay? Ganyan yung influence sa Bimon, di. Wala namang sinabi sa, sa history na yung mga Hudyo gumawa ng bagong religion na Kristiyano. Yeah. Siyempre, pero may influence. Yung sinasabi natin na wala akong prove dito na mga Hudyo gumawa niya. Wala. Pero pag tinignan mo yung influence sila andun eh, parang may tatanggi mo ba yun? Nasaan nyo ka na kung bumalik ka pa sa old? Next, matapos agad tayo. Jehovah's False Witnesses. Ano yan? Hindi ko na nga tinignan. Tingnan natin ha. So ganun din, more on parang SDA pareho yan. Pero tingnan natin sila isa-isa. Para tumagal tayo. Pag-isa tayo eh. Kasi ito ang uwi. Darating ka ni Rain eh. Huwag ka ba. Patagalin natin ang konti. Doon na tayo sa kasi natapos sa series ng Catholic, di ba? So, unahin na naman tayo yung SDA mo na. Seventh Day Adventist. Seventh Day naman. Pansinin nyo, lahat ng kanilang unique sa kanila, lahat galing karamihan sa Hudyo. Okay? Ano yung ito. Laki ito. Denomination pa siya. Latter. Hindi ko naman nilagay yung mga mo. Pero meron din sila. Emphasis on diet and health. Ha? Maganda naman yun. Pero walang dami religion. Diba? Kasi kahit hindi kayo niwala sa Diyos, maganda rin yung diet and health, diba? Yeah. Bakit kailangan nila ipasok sa dito? Ayan, ang kosher food, okay? Ano yung kosher? Tingnan ko ha. Kosher. Kosher. Open and mute ha. Yung sinabi mong kosher, yun ay ito yung sa mga Hudyo. Kashrut. Okay. Kashrut, kashrus is a set of dietary laws dealing with the foods that the Jews are permitted to eat. How those foods must be prepared according to the Jewish law. Ba't ka, Kristiyano ka na eh? Ito niyo yun, kaya diyan din invento to na sila po ay na-influensyahan ng Judaizers. Ano pa tayo iba? Saan sila, ano? Kosher. Saan kasi na nabanggit ko na kanina yung Sabado, di ba? Yun yun. Dahil ang mga Hudyo, gusto Sabado. Kasi yun ang sinabi mo talaga sa kanila. Tama ng panahon. Sabado. Kasi nag-rest. Oh, nag-rest ang Panginoon sa seventh day, which is Sabado. Problema, binaliwala ng Panginoon yun. I-explain namin yun. Kung hindi na kayo ng Hebrews, wala pa kayo eh. Pero nabutan niya may Hebrews. Every Thursday, hindi na nabutan. Ito, nabutan nyo na yan, di ba? Katapos na, o. Inisa-isa namin, simula Hebrews 4, in-emphasize dun yung Sabbath, pero ibang explanation, hindi yun kesyo araw, panglinggo, or Sabado, hindi ka pwede magpabaho. Hindi yun yun. Yun pala ay may kinalaman sa kaligtasan na dapat doon kayo hindi magpabaho sa kaligtasan. Okay? Ano pa? O, yung vegetarian. Ang ganda naman yun. Parang yung Thursday natin na Sunday yung dating doon, di ba? So, yun na. Gusto ko malaman yung ano nila eh. Distinct yan. Theological religion. Sabbath, health, marriage, ethics. Dress, organization. Arminianism. Wala na. So, yun lang talaga eh. More on health and diet in Sabbath. Marriage, ano? Okay, ito tayo sa
Then Jehovah's. Jehovah's naman. Jehovah's was witnesses. Saan sila sikat? Country na tayo yan. Okay? Ganun ba mo, Joe? One God. O syempre, wala sa parang Jesus sa kanila eh, di ba? One God, di ba? The Father. The Shema. Okay? Pero nasa Bible din nila, they. Di ba? Us. Let us make man in our image. So hindi na lang may papasino malingan yun. So mali na sila doon. So non-trinitarian, ano pa? Ayaw din yun sa dugo. Ayaw din sa dugo, yung mga dietary, blood transfusion. Yun. Blood transfusion. The soul and hellfire, alam nyo kanina, yung mga Hudyo, di sila niniwala sa hell, di sila niniwala sa heaven, o ganun din to. Ano yung mga ano nila? Dito sila... Ano yung Bible nila? Anong Bible nila? Kahit ano din to, hindi ba ba? Jehovah? Ay, hindi, mayroon pala Watchtower to. Watchtower? May sarili sila ano din. Four square. Belief, source of doctrine, Jehovah, Jesus, and Christ. Jehovah. Ito may, ganun sila sa Jehovah, di ba? Bakit? Hindi nila ginagamit yung pangit. Tayo po, ginagamit yung Jehovah pag gusto natin ma-distinguish sa Panginoon. Example, sabi sa Exodus 3 yun, di ba? Nasa King James din po yung Jehovah eh. Jehovah. Jehovah. Dito tayo sa Exodus 6 pa lang. Okay. Sabi dyan, kayo mo basa, let it go. I am Abraham, I am Isaac, and I am Jacob, by the name of God Almighty. Pero bakit kailangan sinabi, ang Jehovah ko, nag-exist na yan after ng Abraham, Isaac, and Jacob. Pero ang ano sa atin dito, Lord, capital L-O-R-D. Kasi yun po ang ibig sabihin ng Jehovah, Panginoon. E bakit di na lang Lord dito sinilagay? Kasi nga, gusto natin ma-distinguish yung pangalan sa title. Or, sabi pwede nga Lord lang to eh. Kasi, yun talaga yun eh. Hindi natin sinasamba yung Hebrew eh, di ba? Itong Jehovah, parang sinubukan nilang i-derive yung exactong Yahweh. Yun nga eh. Kaya nagtatalo yung Yahweh ba, Jehovah. Kasi, nagpapito sila last time, yung Hebrew language ay namatay. Namatay yung for, hindi na nagkakaroon, 2,000 years. Kasi wala nang gumamit. Kahit yung mga Hudyo, iba na ginamit nila, nakiyari sila. Parang sa nagkaroon sila sa Germany, yung Yiddish yung tinatawag na language. Kasi nga, hindi na kailangan yun eh. Kasi nga, tinakoy na sila ng Diyos eh. Oh, pero for whatever reason, binabalik nila yung sarili nilang identity. So, nung namatay yung language sila, paano yung 2,000 years man yan, paano nila ibabalik yung pronunciation? Eh, yung Hebrew is walang vowels. Wala silang vowels. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Pero yung sabi. So ngayon, kung inalaw ng Diyos na magkaganon, I believe, hindi na importante rin sa atin na balikan pa yung Hebrew language. Nakita niyo ba yun? Kasi kinayaan ng Diyos na mawala eh. Kasi ngayon dati naging Greek, tapos ngayon English. So tayo hindi tayo sumasamba sa nationality, sa dialect. Okay, wala tayo, ang gusto lang natin, eksakto ito ba sinabi ng Diyos. Kung yun ang sinabi ng Diyos, okay na sa atin yun. Kahit Tagalog, for example, kahit Tagalog dito eh. English-English lang tayo kailangan. Pero i-explain ko yung Tagalog kasi ang salita na nyo sa English, pareho lang yung sa Tagalog kasi ang gusto natin ibig sabihin. Ito niya? Ito na tayo napunta ito. Jehovah.
sa Jehova, pero dito, ayun yung kay Jehovah's Witnesses, no? Hindi tayo, ganun din yan, yung SDA, nag-obsess sila sa Sabbath day, Jehovah's Witness naman, sa pangalan ng Jehovah. Pupunta yan sa gate mo, sabihin, alam mo ba ang pangalan ng Diyos? Gospel ba yun? Diba? Alam mo na agad to. So what? Diba? Kaya si Pastor dito, nagsasabi daw niya dyan, ganito. Pag sinabing, alam niyo ba, Jehovah, sabi niya, ano ba ang gusto mo? Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Rapha. E karamihan yung dinelay na aral niyo, kaya daw, may ganun pala. Sabihin, wala silang ibang alam eh. Again, saan sila nag-incline? Sa mga Hudyo. Inaano nila, parang tinataas nila yung mga Hudyo, tinataas nila yung lahi, tinataas nila yung language. Which is ridiculous, okay? Ayun din. Next, kung siya tayo, may Mormon pala eh. Mormons, meron. Works-based salvation, ritual ceremony, okay? Alam niyo ba yung mga Mormon, may mga secret handshake yan? Okay, magpapasok ka dito, hindi mo alam yung handshake, parang paternity. Sino ang nagpa-paternity dito? Hindi na subukan. Pag hindi mo alam, hindi ka member. Huli ka agad. Oo. So, ha? Password. Brother, gano'n naman eh. Brothers and sisters. Ito yung medyo unique dito, secrecy. So, naalala nyo kanina, medyo na-tackle natin yung mga Kabala, Jewish, pumasok yung masonry, di ba? Bakit? Kasi nga, sa demonyo yun eh. Okay? At sabi pa ng masonry, kung hindi dahil sa Judaism, hindi sila mag-exist. Okay? Ito na natin, may oras pa tayo eh. Tingnan natin ang origin ng masonry. Freemason. Saan ito nang galing? Okay. Sila yung mga samahan ng mga gumagawa ng ano? Building. Ngayon, Chi, kanina na sabi ko. Hanapin natin yung influence ng Red Judy. Mga school po sa sumi, ano, yung Oo, yun nga. Yung compact sa'yo. Sabi ko, Jew. Boom! Okay, sabi ko, influenced by Rida, Islamic Assimilation Review of the Muslim Federation of the Jews around the world. Not one of its aims is to destroy the mosque. Okay, ito yung ano sa kanila, yung sabi ko, accusation. Okay, pero hindi tayo magtataka. Sila magre-rebuild mo. Ha? Sila daw mag-review. Sila mag-review ko rin. So, yun kasi, nakita niyo ba yung kanina, bakit nag-alaban yung Arab sa kayo, yung mga Hudyo. Yung isa sa mga holy site nila, yung nga, yung sa Jerusalem, yung temple. Tingnan nga natin, para alam niyo rin. Ngayon, ano yun? Holy Mount. Mosque ngayon yun. Holy Mount. Holy Mount, paano naging Holy Mount ko? Temple Mount. Yeah. Okay, so ito po sa panahon natin, ito yung dating site ng Temple of Jerusalem. Okay? Kaya may kita nyo dyan. Pero ito kasi is ano eh, nirebuild na. Pero dyan daw, sabi kasi iba hindi daw exactly dyan eh. Pero still, ang nakabase ngayon dyan, mga Muslim. So, paano nangyari yun? Eh kasi may time na, nasakop ngayon ng Ottoman, di ba sabi ko sa inyo kanina. Mga Muslim yun. Hinayaan sila dyan. Ngayon actually, kontrolado na ng Israel yan, anytime yung pwede nilang gibayin niya, palitan. Bakit hindi nila pinapalitan? Kasi nga may usapan.
Okay, huwag niyong gigibayin yan. Gera-gera tayo. All out war yan. Banal sa amin yan, sabi ng Arabo, ng Muslim. Okay? Pamilya na ba kayo dito atas ngayon? Kung hindi nyo pa yung pamilya, ngayon naririnig nyo na. Ito yung mga conflicts na di natin kailangan ma-involve dyan, pero may mga kinalaman kasi ito sa end times prophecy, kaya di natin maiwasan hindi ma-involve dyan. Okay? Ito po yan. Kung Muslim yan, pag pinalitan niya ng temple nila, malapit na ang end. Katapusan. Okay. Ano tayo? Freemason. Ano ba? Hitler believed Freemasons have sucked up to the Jews conspiring against Germany. Butan yun, involved lagi sila eh. Sa Freemasonry, mga Hudyo daw. Okay? Ito, mga anak ko. Jews and Freemasonry. So may kinalaman talaga yung, hindi ko lang makita yung nakita kanina. Gabi. Ang sabi talaga ng Freemason, kung walang Hudyo, Judaism, tsaka Kabala, walang Freemason din. Yun, involved sila po doon. Okay? Interestingly, yung mga Mormon, ganun din. Meron silang mga secret society. At yung magkalat ng chismis, pero yung nasabi nila, kasi wala pa ako nakita ng concrete evidence. Pero yung nasabi nila, mga pastor, ha? Sa dati especially kasi mga ano to, yung mga loko-loko talaga to yung mga founder. Alam nyo ilan ang asawa ng founder nila? Hindi nga malaman kasi sobrang dami. Oh, no, kaya nga bandang huli pinatay eh. Joseph Smith. Okay? Ito sabihin. So yun, so sabi nila may nangyayari daw sa loob ng templo nila na sabi ni Pastor to ha, kaya hindi ko ano na. Sabi nila, nauuna daw ang mali, may kakasal. Nangyari yun eh, alam niyo ba yung may pelikulang sinabi si Tony Stark dito. May mga hari daw, kunwari, ako hari ako dito, kunwari lang ha, medyo kadiri, medyo ano pa, sensitive. Kunwari, kakasal kunwari si Jana. Kunwari, kakasal kay Stephen, kunwari. Mauuna yung hari. Intindihan niyo? Ano tawag doon? Pre-ring up siya, parang gano'n eh. Hindi, may tawag doon. So yung hari mauuna, unahan niya yung asawang lalaki. Loko-loko, di ba? Pero hindi alam. Alam. Alam din. Oo, kasi nga parang kulto eh, ha? Alam. Oo. Legal sa kanila yun kasi nga sila ulo eh. Pero sabi nila, yung gano'n daw nangyari sa Mormon. So again, hindi ko sigurado. Kaya yung nasabi, malamang sa ibang place hindi na gano'n. Kasi di ba, hindi na gano'n yung kapangyarihan nila. Pero sa ibang place na siguro, tuto pa yung mga tao. Sa Utah, marami. Sa Utah, yung mga ganyan, yung talagang purong Mormon. Siyempre yung mga ano doon, sunod-sunod lang. Iyaman yan eh, kung boss mo, Mormon, mawala ka ng tabaw, di papaubaya mo eh, di ba? So, medyo matindi, di ba? Ang dami nila secret, doctrine na hindi nila ina-expose sa labas, nalaman lang natin ngayon kasi nga yung mga lumabas sa Mormon. Tinuro sa atin. Alam nyo ba, yung mga Mormon, mahiging Diyos daw sila. Marami daw Diyos. Nagkakaroon sila ng prophet ng una, planeta. Ay, marami. O, oh, sila nagpauso nun eh. Sa atin, bawal yun, talagang mali yun. Pero sila, wala silang pakilap doon. Kasi nga, kinuha nga nila yun sa mga pagana. Yun yun. Okay? At least, nagtatanong yung Sandy. No? So, ganun po yung mga Mason, ganun yung mga Hudyo, ganun din ang mga Mormon. So, saan ka pa? Tat po kasi yan, ano dyan? Nasabi ko na rin ito, no? Iglesia ni Manalo, tapos na, ganun din. Ito na yung last.
Dahil magkatapos. Messianic. Messianic Christianity. Dito tayo, tingnan natin yung... So, nakapokus sila sa Hebrew language. Christiano daw sila, pero minimix sila yung Judaism. Okay? Ina-exalt nila yung Hebrew. Hebrew. May kilala si Mamaya yan eh. Nay, di ba? Kaya ang pinangalan nata sa kanya. Ano pangalan na? Ha? O yung kapatid niya? Ano? Ha? Basta parang Hebrew name yung pinangalan sa bata. Ang memory verse nila, Hudyo. Wow. Nakalagay sa ano, Hudyo. Naaral nila kahit nila maintindihan. Kasi ganun sila, dapat Hudyo, dapat Yeshua, dapat ganyan. So, tinataas nila gusto yung Hebrew language and therefore yung Judaism. Tsaka yung mga Hudyo. Okay, so tingnan natin, isa-isa yung diyan sa ano. So, tayo magtatapos, patapos po tayo. Kasi di ba nung ano sila dito? Messianic. Wash your face. Diba, si Jesus mo may sinabi tungkol sa mga bakla na sa New Testament. New Testament. Bakit yan? He made ano, men and woman. Tama tayo. Ano na tayo? Okay, tama. Ito pala yan. Ayan, ayan. Ano yan? May sinabi si Jesus. May sinabi si Jesus sa bakla. Tungkol sa bakla. Sama. Hindi, kasi alam ko na banggit, binabasa ako na banggit mo yung mga bakla sa Old Testament. Ah, pero meron sa New Testament, alam niya sa mga bakla. Wala na. Ano? Oo, oh, sa meron. Yung nga yung pinaka-text natin eh. Pero parang lumayo tayo na. Hindi kasi na, ano, yung sinabi mo na yung old, dapat old na yun. Kaya ibig sabihin sa okay. Ito yan ang explanation din dyan ha. Ang in-old lang doon yung covenant sa kanyang people. Okay, so, kaya yung pinili naman nila si Abraham tsaka yung mga descendant, pero fake pa rin yun eh. Ngayon, yung mga pangako sa Old Testament, pag tinitingnan mo, yung binasa natin kanina sa holy nation, peculiar people, lahat yung in-apply sa Exodus, sa mga Hudyo, sa Israel. Kaso nga, pinalitan na sila. Pero tanong, ibig sabihin ba lahat na nasa Old Testament, okay na? Hindi. Kasi sinabi sa Old Testament, huwag kang papatay. Masama ba yun sa kayo? O syempre, actually, inulit niya pala yun. Ngayon, sa mga bakla, yan, sa Romans 1, New Testament yan eh. New Testament. 27. Men and woman. Ito. And likewise also the men living the natural use of the Roman Empire. So, lalaki sa lalaki, pangit. At may maganda. Ayun. Ah, so, gusto mo si Jesus talaga? Ayan, si God, yung ano, men and, diba? Man. And he made them man and woman. Kasi yung bakla, di wala. Sa New Testament ba? Ay, in the beginning... Old Testament. Yeah.
pwede ko sa ano. Yan. And have not yet read that he made them at the beginning, made them male and female. Ano gusto mong ano din? Yan na lang. Kung sinabi lang niya na bakla. Kasi may mga bagay kasi, kapulad nung sa New Testament, di naman na sinabi dito, alam niyo ba na merong Diyos? Kailangan mo sabihin niyo? Siyempre hindi na kasi napaka-obvious na. Kaya sa Old Testament ang sabi sa Psalms, na sabi doon, the fool has said in his heart, there is no God. Doon lang in-address po yung atheism. Every place else, hindi na pinag-usapan ng atheism kasi nga hindi na kailangan pag-usapan kasi masyado. So ganun din dito. So tama si Brad. Parang sinagi niya na rin doon na male, female. Hindi wala nang iba. Kung wala ka doon sa male, female, ano ka? It. Hindi ikaw na mag-ano sa'yo. Wala ka na sa buhay mo. Ba't mga din na tanong, may kinalaman mo sa mga dyan? Wala naman. Hindi, yung Old Testament, yung New Testament. So, ganito yan niya, pag ang inabolish lang sa New Testament is yung mga bagay na kailangan sa pangkain, dietary laws, at saka ceremonial laws. Kasi yung mga ceremony doon, siyempre yung mga pinapatay na hayop, hindi na kailangan sa New Testament kasi si Jesus na yung in-offer. Yung quiz. O yan, may sagot na kayo. Ayun po yun. Naintindihan? Hindi lahat inalis. Kasi katulad nun, huwag kang magsuot ng ano, pantalon. Wala namang sinabing mali yun eh. So, applicable pa rin yun. Ano pa? Ayun, yung mga medyo malalim na, huwag kang magsusuot ng leaf, ano yun? Yung plant-based, saka yung animal-based. Iba yun eh. Iba yung sabihin nun. Mayroon pa yung meaning nun. Kaya, yung mga wool, kasi yung wool galing sa animal. Yung linen sa plant. Ito, cotton sa plant ko. So, huwag mo daw paghaluin. So, medyo mahirap na interpret yun. May mga ganong wool galing sa Old Testament. Pero again, obviously, hindi naman siya napakalaking bagay. Ay, yung pag-ahit, pakalbo. Anyway, isa tayo. Yeah, Messianic Judaism. So, tama. May naisip ko kasi Messianic Christian. So, tama. Ang ano pa lang sabi pala dito, Messianic Judaism. Yun yung term nila sa kanya sa mga Yahuwah, Yeshua, Trump na yan. Okay? Ito yung pinaka-topic actually natin kasi yung Judaism, talo-talo na sila sa Christianity. So, ngayon, gumagawa sila na naman ng lying in wait. Gumagawa sila ng paraan para yung mga Kristiyano totoo malayo pa rin sa Christianity na medyo mas lumapit sa Judaism na again, sinusuka na dapat natin pero may paraan sila eh. So, kasi the more na sway nila yung mga Kristiyano sa Judaism, edi magiging katanggap-tanggap ngayon yung Judaism. Kasi nga, kaya tayo naiki-issue mo rin tayo, bakit na tayo hindi na rin natanggapin yung pinapraksin yung Judaism. So, okay? So ito po yun, ito yung mga ano dyan. So pansinin nyo, wala silang katulad ng Christianity na wala silang masabi dito na ano eh, na saan sila na galing. Ay, walang isang founder yan. Parang yung Scofield Bible, di mo alam saan galing. Alam ko kay Scofield yun, pero sino nag-condo na, di mo alam. Parang ganito rin, sino ba nag-umpisa yan? Kaya yung article natin dito, parang sinasabi lang nila, may mga samahan na ganyan, religious movement, na sila ay Kristiyano, pero as a result, researchers may simplify and conclude that it only incorporates some elements of Christian doctrine. So baliktad na. Baliktad na sila yung mga Hudyo, pero in-incorporate lang nila yung Christian doctrine. Kaya sabi dito, with staunchy Jewish tradition and practices. O yung staunchy, yung talagang gusto nila. Ano yung mga, yun nga, kashalom.
kailangan mag-shalom. Ba't hindi tayo mag-usap ng Tagalog o English? Yun naman ang language natin. May pilit nila yan kasi may sinamahan akong group na gano'n eh. Diba lang? Hadusha. Ayan, mga gano'n. Hadusha. Shalom. Shalom, ano pa? Kaya pa pa yun, pag nakita kayo may nag-gano'n, nag-yahweh sa Facebook nyo, tanong mo agad. Di ba Jesus nga? Tama. Ay, gano'n ba? El Shaddai. Kasi feeling nila, pag may iba silang alam na salita, di mo alam, magaling na sila. Gano'n, di ba? Mga bata kayo. Gano'n kayo, di ba? Galing yan kayo minsan. Pag hindi mo alam yung, pag alam ko, hindi mo alam, feeling mo magaling ka. Tama, hindi. Diba, gano'ng ginagawa niyo, diba? Kasi nga, medyo mababaw pa tayo as children. Pero, na-realize mo, hindi pala tama yun. Kasi nga, mas maganda na. Kung gusto mo maintindihan ka ng tao, di, ano, gagamitin mong language. Yun naintindihan mo nila. Ba't ka magmamayabang na? So, gano'n po yung nakita natin sa Judaizers. Sa panahon naman natin, iba naman, Greek. Going back to the Greek sila. Mga Pilipino tayo, English. So, yun. Basta lang tayo ng ibang ano dito. 70s and 1960s, 70s, of the Hugo Fisherman and the Baptist Organization, Jesus, Jews for Jesus. Madami pa yung Baptist. So siguro may gano'n na, na-penetrate, ano na, parang kanina si Scofield. Diba, na-penetrate sila, medyo mayaman church, may programa sila, uy, i-reach natin yung mga Hudyo. Eh, okay naman yun, pero pag sumobra naman yan, okay, mapofocus ka dun. Eh kung ayaw kang tanggapin ng mga Hudyo yung mga Kristiyano, si Jesus, gagawa ka ngayon ng compromise. Entendin nyo? Parang yung mga magitan sa mga bakla, ganyan. Alam mo, masama yun, pero gusto mo silang ma-reach. Yun yung mandate eh. Kung sino mo nag-mandate nun. Di, ay sabi, gusto mo ma-reach mo ka. Ikaw, kung kaya, yung pinaka-boss. Diba? Basta, i-reach yung lahat ng bakla, ha? Bigyan mo. Kaya kung di ko alam paano. Basta yun ang mandate, so gagawin ko na lang. Kung sinusubukan ko i-reach yung kabakla, karamihan di nag-respond. Kasi pag i-reach ko yung ano eh, na mali yun, siyempre hindi yan makaya, di ba? So anong isip, anong gagawin ko ngayon? Magpo-compromise na ako kasi ito yung mandato ko, sino ang boss ko eh. Ganun po yun, ganun din sa dito. Pag sinabi, basta dapat yung mga audio, maakit natin yan sa Christianity. Ikaw ang maakit mo, pag pinilit mong ganun. Hindi nyo ba yun? Kaya ganun po tayo mga Baptist. Kasi sabi ng Bible, sabihin natin, pag ayaw nila, ayaw nila. Pag gusto nila, gusto nila. Ngayon, tutulungan natin sila, tutulungan natin. Hanggat willing din sila. Pero wala tayong compromise sa message, wala tayong compromise sa Bible. Entendin niya? Kasi wala naman sa ating minandato na dapat isang klase ng tao dapat yan makunta sa church. Walang mandato na gano'n. Yun ang tama. Kasi talaga, God-given, kung sino yung makapunta sa church, bigay na ng Diyos yan. At sila yung karapat dapat yun sa blessing ng Panginoon sa church. Okay, ano pa? Yes, ang gulo, di ba? So, scholars are divided as to whether to call Messianic Judaism a Christian or a Jewish sect. Even Christian, Jewish, hindi ko maintindihan eh. Pag Kristiyano ka, dahil malayo-malayo ka sa Udyo. Yun yun. Parang kanina sa mga bakla, talagang ialapag natin. Ligtas ba yan o hindi? Hindi. Okay. Ano ba? By faith ba o may works? Medyo may works. Ang labo mo. Ano pa? Sabi mo ano natin. Positive ba o clitling? Nasa gitna. Ang labo naman nun. Ano pa? Yung mga ganun. Tayo, malinaw na, nililinaw natin yan. Hindi tayo uncertain sound na sinatawag. Sa... Kasi na, hindi malaman eh. Ito mga ito, mga neutral to ha, inaalam lang nila, mga Kristiyano ba kayo o Hudyo? Hindi namin masabi. Hindi tayo ganun dapat. Nung nausaw ang Kristiyanity, kinagalitan nga sila ng mga Hudyo eh. Ito nyo. So, yung distinction malaki. Pero ito mga ito, ginagawa, binoblur nila yon. Okay lang yan ha, Yeshua, Shalom. Yung mga Kristiyan din. Pero bandang muli, hindi nila may pigilan. Kung gagawin yung Jesus, dapat Yeshua. Ano pa?
Yan, okay, ito. Parang eh, ito pala lang ang kailangan natin. History, efforts by Jewish Christians. Okay, Christian na lang sila. Pero gusto nilang i-proselyte to the Jews. Parang kanina nakita natin si Peter. Kung si Peter ay nagmalaki. Kasi si Peter, nakakunan siya kay Paul eh. Kung si Peter hindi nagpakababa, which is yung dapat nang gawin, patay na, di ba? Kaya alam siguro si Paul, alam niya rin gagawin niya. Kahit wala kang pakilang Peter ka, mali ka eh. Sinabihan niya, talagang pinili niya pa, oh, ay nakikinig. Peter, pag-usapan niya natin yan. Hindi ganun. Ginawa niya, kinig na kinig ng maraming tao, Pedro, mali yan! Sinadyahan niya yun. Bakit? Kasi, ang tindi ng kalokohan niya eh. Dissimulation yan, na gano'n kayo, mapagkunwari kayo. So, kaya tayo ganun din. Actually, may mga doctrine tayo na ganyan na pag nakita natin may mga nagkukunwari, katulad ng Calvinism, meron tayo dyan, di ba? Malino yung ating distinction na mali ito. Pag may gumaganyan, hindi naman kami yan yung Calvinism. Ano po sinabi to? Sabi mo, mali yung sinabi mo o hindi. Ganun lang. Ginagano natin kasi hindi natin gusto yung mga, especially yung mga baguhan na nalilito. Hindi ganyan ang gospel, hindi ganyan ang Bible. Distinct sound yan. Alam mo, paglabas mo dyan, ito yung mali, ito yung tama. Hindi ka nalilito, tas okay lang yan, kahit nalilito ako. I will just go with the flow. Ha? Oo, pero pag tinanong mo na, nalilito na, di ba? Katulad ng salvation na lang eh. Ligtas na lang. O, yung mga pwede ko sa iba, kaya nga tayo nag-soul winning, kayo mismo nakikita nyo. Ligtas ka ba o hindi? Sino may latest natin na ganyan? Hindi, yung example na... Hindi nga, yung... Hindi, yung inanong ko dito na Sunday, di ba? Dating daan. Di ba? Tinanong ko, ligtas ka ba? Opo, basta susunod ka. Nakasunod. Nakasunod ka ba lahat? Ay, hindi po, basta ito na yung pasya namin. Yun. May kalituhan. Sinasadyaya ng kalaban. Tapos pinanilintigan nila kahit sila ay lito. Hindi na sabihin nito, nalilito. Pero pag tinanong mo na, ganyan, salusalungat na yung sabi mo eh. So, yun yung influensya ng Judaism, ng ibang false doctrine. Umu-okay sila doon, basta dito na kami. Dito na kami, ha? Ito tinuho sa amin eh. Kumbinsido ka ba? Tati ba yun? Siyempre. Kung hindi ka kumbinsido, ano pinaniwalaan mo? Alam ko, okay. So, ganito yan. Mga Hudyo, mga Christian, pinaghahalo nila. Okay, isa sa mga sinusundan ko, magaling dito si Prager, na-find ka dito. Magaling siya sa mga political issue, kaso Hudyo siya. At marami siya kaibigan Kristiyano. Paano yun na-reconcile yun? Hindi nila pag-usapan yung hindi nila pinag-agreehan. Ganun sila. Pero hindi pwede yun. Oh, pwede naman may pagkaibigan sa'yo kung hindi ka Kristiyano. Pero, hindi tayo magsasama sa gawain ng Diyos. Nasasabi ko, okay ka lang. Nasabi ko, ligtas ka kasi kaibigan kita. Hindi ganun yun. Pag hindi ka ligtas, hindi ka ligtas. Hindi ka, ha? Ano lang, sa robot. Ano pa? So, yun yung ginagawa nila dati, oh. So, talagang matagal na lang ginagawa yun. So, pero yes, I believe that the like any independent Jewish Christian congregation and was often imposed through force by organized Christian churches. Anyway, ano pa ba? So, marami na po na gusto nilang silangin ng Christianity, at least palapuin nila. Oh, Hebrew Christian Alliance of America. Si Rabbi. Ha? Si Rabbi. Ano siya? Judaizer? Dahil? Ah, gano'n. Sina, inaano rin yan. Yeah, sina Billy Graham. Hindi ko si ano, sina si Prager. Gano'n po. Judeo Christian. Ayan o, ayan o. Nagsama-sama na.
Kasi yan, exil, yung fish daw, kasi yung Christian yan. Then, Christian faith. Kaya dito tayo nagkaganyan fish-fish na yan. Ito na, theology and core doctrines. Hmm, para kaya lang pagkasamahin ba? Hinatid na. God is immortal, omnipresent, eternal observation, infinitely significant, viewpoints, body, on the Trinity. Yan. So, sa Trinity po, nagkakaalaman. Hindi tayo may pwede may paghalo kay Manalo, di ba? Kasi nga si Kristo ay tao lang. Ano pa, kay, ano naman, kay Soriano, kasi si Kristo ay Diyos lang. Okay? So, ganun din sa mga Udyo. Kaya, isa mga, yung mga statement na nasabi ko paniniwalaan. Kaya yung Catholic, yung Protestant, in-employ sila ng tenets nga o yung Apostles' Creed, di ba rin sabi na I believe in the Father the Trinity, Father, basta may yung mga ganun sa statement para na hindi na lumapit yung mga hindi na iniwala doon, laglag na agad. Sabihin, hindi ka namin kaparanang palataya. Alipunta ko tuloy. Okay. Jesus is the Messiah, views on this divinity body. Okay. Basta si Jesus ang Messiah, pero maaaring hindi siya Diyos. Eh, di ba yun? Alanganin eh. Messianic Jews believe with a few exemptions that Jesus taught and he affirmed the Torah. And that it remains fully in force. Yan na. So, madami ito. Maraming po ito. Actually, ibang Baptist yan. Nahiyari dito eh. Kailan ba in-enforce ang Torah? Ang Christianity? So, yung ibang Christian ba dati? Okay lang na yan, magpatuli. Yung mga, lalo yung mga dispensation. Mga dispensational teaching or doctrine. Okay, so hinati-hati daw ng Diyos. Yung iba naliligtas dati sa works, yung iba sa faith. Later, halo na. Yung mga ganun puro. Nakasunod po ba kayo? Hindi yan. Ang turo ng Bible, simula sa cool, simula ang umpisa hanggang dulo, lalo na sa mga importanteng puro, right? Trinity nga. Alam ka naman, dati walang Trinity. Nung pinangarap si Jesus, naging tatlo na. Kasi dati wala. Holy Spirit at saka Father. Hindi pwedeng ganun. Okay, kasi fundamental yun eh. Okay? Children of Israel are central to God's replacement theology is a false. Yan na. So yung tinanggit natin kanina yung replacement theology, ayaw nila dun, of course. Kasi mababaliwala sila para sila pinapos sa kasuhan. Ayaw nila dun. The Tanakh and the New Testament are usually considered divinely inspired scripture. Although Messianic Judaism is more open to criticism of the New Testament canon than is Gentile Christianity. Ito lang yung Tanakh. Okay. Yan, napansin nyo, walang isang church na nabigit nga sa inyo kanina, pati Yeshua, tsaka Yahuwa, tsaka Yahuwa, doon lang, hindi pa sila magkasundo eh. So, kaya sabi yung pastor, di talo agad sila. Still, paano nga sila? Dito pa ilalim sila. Doon lang yun. Tapos, sa mga kalaban natin, sapat na sa kanila na malito tayo eh. For example, si Jaja, dito, nakikinig. Hindi ko maintindihan, pastor, ano? Sapat na sa kanya na malito kayo. Kaya tayo, ang hirap ng pabaho natin, una, maligtas, pagkatapos maligtas, ma-disciple. Ang hirap niya, yun ang yan tabaho ng pastor. Hindi enough yung magsimba ka dito ng tatlong taon tapos mawala ka na, sakit loob ko doon. Okay? Kasi tabaho ko yun na kung naligtas ka na, salamat ko sa Panginoon. Kaso, tabaho ko din ang mga hanggang from now until matay ka, ginagamit ka ng Diyos. Sila, dahil wala silang pakialam doon, baka panira lang sila, okay na sa kanila eh. Parang sa tanas, di ba? Dahil makapagnakaw,
destroy, to steal, to kill and destroy. Ganun si Satanas eh. Wala naman siyang binubuong ano eh. Kingdom kasi later alam niya, talo na rin siya. Nakapon lang sa impirma eh. Natindihan niyo ba yun? Kaya doon kayo magtatanong, bakit may mga religion na ganyan, pastor? Yun nga. Wala silang gustong, wala silang kayang gawin, wala silang gustong gawin, hindi manira lang. Amen? Sana na-appreciate yung ginagawa natin. Kasi tayo dito, simula sa pool, may programa tayo. Hindi natin gusto kayo masira. Amen? Okay, kung susunod kayo, kung hindi na kayo sumusunod, wala tayong magagawa. Amen? O makakasira kayo dito, alaman kayo. Okay, doon na muna. Kaya wala nang masabi kasi wala nang sila masabi. Ganun lang sila eh, nagpalabo lang eh. Sana na kuha natin yung ating gusto sabihin dito. Mag-ingat sa mga sa influence ng Judaizer tsaka Judaizer. Yung mga Jew, actually, hindi nilang pares ko. May question ba? Judaism. Ano pa? Question? Awan? Wala na? Ha? Hindi naman. Tapos na, rin tapos na. Rain? Anong ba? So, balikan natin lahat. Ano nangyari? Alin? Ha? Okay, hindi ka lang naman natin. Ha? Ano lang? Okay, kung may tanong pa kayo, tanong na ngayon. Pero tinatakin naman natin yung kaya nga lang tayo may ganito para na nakafocus tayo lang sa isang subject tapos sa get married, dito lang tayo. Okay, tanong, please, go. Nagsatanong na merienda. Nagpalit tatanong merienda. Mayroon pa merienda? Mayroon. Hindi ko na. Sige. Ano daw, Pastor John, ng Jeremiah 29:11 para lang daw yun sa Hudyo?